Magandang araw mga ka-hunters, welcome po dito sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Raven, isang sales representative and product trainer dito sa Bourbon Electronica. So our topic for today, so yung Geo Hunter 3D Dual System. So request po yan ni Sir RG Pardilla. Meron lang po itong apat na basic step para magamit. So yan po yung i-discuss natin ngayong araw. So ito po yun, yung Geo Hunter 3D Dual System. So tara, i-discuss po natin itong Geo Hunter 3D Dual System na request ni Sir RG Pardilla. So yan mga ka-hunters, price update muna po tayo sa Geo Hunter 3D Dual System. Ang price po ng Geo Hunter 3D Dual System is 280,000. So hanggang ngayong March 31, naka-promo po yung Geo Hunter 3D Dual System. So papatak na lang po, ang presyo po nito is 252,000. So unahin po natin sa specs nito. Meron po siyang dalawang system, yan po yung LCD system at LED system. Meron din po siyang dalawang shaft. Ito po yung shaft niya. Ito po yung sa LCD system niya na shaft. Tapos ito naman po yung sa LED system niya. So nandito yung reset button, tapos dito ka magbe-base. So pag sinabi pong LCD, magbe-base po tayo sa LCD. O malalaman nyo yung depth, yung kung anong klaseng metal yung nade-detect nyo, kung cavity ba or metal yung nade-detect nyo, alalabas po dun sa screen. Di po tulad sa LED system, dito lang po kayo magbe-base. Kung ano po yung nailaw, kung metal ba or cavity, then ferrous ba or non-ferrous. Paano ba i-turn on itong Geo Hunter 3D Dual System? Po yung system box niya. So, unang ginagamit po na talaga dyan is yung mga LCD system. Sa LCD system, ang ginagamit pong coil dyan, meron po kasi itong tatlong coil, yung po yung T21, T44, and T100. So, yung T44 and T100, dito po yung ginagamit sa LCD system. So, meron din po yung knob dito na pag pinihit sa LCD system, yung po yung gagamitin yung mode. At pag LED system naman, doon yun naman po ipipihit yung knob. So sa LCD system, ang ginagamit po natin yung T44 and T100. So sa demo po natin ngayon, ang gagamitin natin is yung T44. Halos same lang naman po yung paggamit niyan sa T44 and T100. So ito po yun, yung gantong kalaki. So nga pala, meron na po itong customer testimony. 18 feet at 10 feet sa 1 box of gold bar and 12 gold bars. Yung po yung mga 70 kilos. 12 kilos yung na-detect niya sa 18 feet. Then 10 feet, 1 box of gold bar. So yung po yung customer testimony to nung Geo Hunter 3D Dual System. Sa rin po itong bestseller dito po sa amin. So 18 feet, eto pa po yung nakadetect doon ha, yung T44, hindi pa yung malaki. So may possibility pa rin po na mas lumalim po yung kakayanan. Kasi pag yung malaki, syempre mas malalim yung kaya nun kaysa dito sa T44. Pero gayunpaman po, ito yung nakadetect do sa 18 feet. So ito po yung battery niya, then ito yung AC charger niya. Then meron din po yung headset, kumbaga for your privacy, ito pwede niyo rin po itong gamitin. So ito po yung dalawang shaft niya, then buuin po natin dito. Unahin po natin itong T44. So yan, napakadali lang po. Collapsible naman po siya. May mga guide naman po yung kanal. Po yung T44. Then sunod natin yung T21 sa LED system. So ano nga ba ang dinedetect ng Geo Hunter 3D Dual System? Kaya niya po ma-detect yung cavity or yung open space, mga tunnel sa ilalim ng lupa. And at the same time, kaya niya rin po ma-detect yung metal. So nakapokus po kasi ito sa malaking metal. Ito po kasi ay isang very low frequency. So yung mga very low frequency, kailangan po matagal lang nakabaon yan. Ha? Hindi po yung itetesting nyo siya during that day. Ibabaon nyo po yung, kunyari, isang drum sa 10 feet.
then dedetectin nyo, hindi niya po yan madedetect. Kasi ang dinedetect po nito isang magnetic field. So yung magnetic field po, bago po yan magkaroon, at least 15 years pataas, bago po yan magkaroon ng malakas na magnetic field. So alam naman natin, yung mga baon ng hapon is 80 years old na. Panigurado, yung mga ammo box, yung mga drum na yon is matatagal ng nakabaon, ay malakas na rin po yung magnetic field nila. So sa treasure, hindi po mahalaga yung kung anong klaseng metal yung nadedetect mo. Kung yan po ba ay bakal, or gold, or nonferrous, or hindi kinakalawang. Lahat po yan ay pasok pag kayo po ay nagte-treasure. So kung magka-cancel kayo sa pagte-treasure hunting, hindi po yan recommended. So pag treasure po kasi yung hinahanap nyo, tapos gusto nyo cancelin to yung mga ferrous metal, tapos yung gold na lang, or yung mga non-ferrous metal, hindi po yun maganda para sa Geo Hunter. Kasi pag kinansel mo ang isang iron, tapos nandun, halimbawa, nasa ammo box po yung gold, tapos nababalutan siya ng metal, ng iron, tapos kinansel mo yung iron, hindi mo na rin po madedetect yung gantong klaseng metal, yung pati yung nasa loob nito. So, ganun po yung principle po dyan. So, halimbawa, magka-cancel natin yan, punta tayo dito sa settings, then punta tayo dito sa iron. Yan, pag naka-off na, balik tayo. Testing po natin yung kung madedetect pa yung pag nasa ibabaw yung iron, tapos nasa ilalim yung non-ferrous metal. Yan. Yan, wala na po siyang detection. Tapos tatanggalin ko to. Yan, detection niya. Ang mahalaga po sa treasure, size ng target. So, ito pong Geo Hunter 3D Dual System ay isang non-motion metal detector. So, malalaman nyo yung size ng target. At malalaman nyo rin po yung depth ng target dito po. Kasi meron po itong 3D scanner. Pero yung 3D niya po, hindi po yung naiikot ha. Malalaman nyo lang po, magbibigay lang siya ng data na gantong kalalim yan, gantong kalaki yan. So, unahin po natin dito sa LED system. So, sa LED system, naka-base lang po yan dito sa ilaw. So, LED nga po. Di sa LED lang po tayo magbe-base. So, meron po yan ditong cavity sa negative and metal and mineral sa positive. So, meron din po yung LED dito sa taas, yung green, and dito po naman po sa non-ferrous, yung pula. Pag dito lang po yung umilaw, yung sa taas, eto yung green, ferrous lang po yung nadedetect niyan. And then, pag dalawa po yung umilaw, ang nadedetect niya po is non-ferrous. The same time, nandito po papalo yung ilaw sa kanan, sa metal. Then, pag cavity mineral naman, dito naman po papalo sa kaliwa. Pero ganun din po ito. Ang unang kailangan po natin gawin is alamin natin yung mineralization ng lupa. So, kung mataas ba yung mineralization ng lupa, kailangan ba natin magbawas ng sensitivity, then magga-ground balance tayo. Kung anong klaseng terrain po yun, kunyari tuyo, doon lang po tayo magde-detect, then pag lumipat tayo sa basa, magga-ground balance po ulit. Ganun naman po yung mga paggamit sa metal detector, sa lahat po ng mga metal detector yan, maliban na lang po sa mga automatic ground balance. So, ito po kasing Geo Hunter 3D Dual System ay isang manual ground balance. So, mas maganda po ito pag binababa sa hukay kasi may ima-manual mo. Mas malilesen mo yung mineralization sa ilalim ng lupa. So, ito, mas mababaw po yung detection nito. Sa lahat po ng mga metal detector, basta mas maliit yung coil, mas mababaw po yung kaya niya. At ganung kalaki lang din po yung lawak ng nadedetect niya. Siyempre, pag mas malaki, mas malawak, mas malalim din po yung nadedetect. So dito naman, pag ground balance mo, pipindutin mo lang po yung button na ground. Then pag umilaw na po yung pula na yon, pwede ka na po mag-ground balance. So the same po sa mga light, sa mga sensitivity. Pag mag-a-adjust po kayo, kailangan umilaw po muna yung gitna. Then pag nag-ground balance kayo, so kailangan naka-parallel to ground. Then up, down, up, down. Then, pag nandito naman po yung reset button nito, mas madali na siyang i-reset. So, dito po hindi tayo gagamit ng LCD. So, nakatiklop lang po yung LCD natin. So, isunod naman po natin yung LCD system. So, dito po maraming nalilito sa LCD system kasi ba't daw tunog ng tunog, tapos kahit wala naman metal na de-detect niya. So, mali po yung paggamit pag ganun. Kasi, iba't iba po ang mga klase sa lupa dito sa Pilipinas. Mayroong mga pula, may mga asul. So, different po yung mineralization nun. So, pag mas mataas yung mineralization, kailangan po magbawas tayo ng sensitivity. Pag mali yung ground balance,
balance mo dito sa Geo Hunter 3D Dual System, simula una hanggang dulo, mali po yung operation nyo. So, napakalaking gastos po nun. Kaya ito dapat yung tandaan, yung sensitivity and yung ground balance. So, magkaduktong po yan. Once na nagbaba ka ng sensitivity, kailangan mo mag-ground balance. So, may mga proper naman po na pag-ground balance dito sa Geo Hunter 3D Dual System. At kung yan po i-avail nyo, ituro ko naman po sa inyo yan. Once na na-avail nyo po yan, yung tamang paggamit, tamang pag... bawas ng sensitivity, ground balance, and the same time, paano ba magukay? Pag kayo po ay nakahanap na ng tamang target, na-meet nyo po yung requirements ng Geo Hunter. So, tuturo naman po yan dito po sa aming store or via online once na na-avail nyo po yung Geo Hunter 3D Dual System. Ang kailangan po, ang una nyong gagawin once na nagde-detect po kayo, survey nyo muna po yung area kung ano po yung klase ng mineralization doon, kung mataas ba, or yung silt lang, yung low quality soil, or yung mga normal soil, o kaya naman clay yung lupa, mapula, ganun, mataas po yung mineralization noon. Kaya kailangan, sasurvey nyo muna. Pag mababa yung mineralization, kaya ang standard operating procedure po dito sa sensitivity is 70%. Pero kung mataas po yung mineralization, pwede po kayong magbaba hanggang 60 to 50%. Para po mas smooth yung pagde-detect nyo dito sa Geo Hunter 3D Dual System. So, pag maghahanap na po tayo dito sa Geo Hunter 3D Dual System, kailangan po buo yung tunog kasi doon mo malalaman na malaki po yung nade-detect mo. Pero pag paputol-putol, maliit po yun dito sa Geo Hunter. So, dapat lahat ng direction at buong-buo po yung tunog. Then, the same sa pag nag-scan kayo, dapat buo din yung tunog. Pag gusto nyo malaman yung depth, dapat buo din yung tunog. At the same time, hindi nagbabago po yung mga image at hindi rin po nagbabago yung mga depth. Magbago man po, konti lang po yung diferensya. So, yun lang naman po yung mahalagang information dito sa Geo Hunter 3D Dual System. At kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel at gusto nyo po ang mga ginagawa kong videos, so, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga gagawin kong videos na maaaring makatulong sa inyong project or site. Ako nga pala si Raven, isang product trainer and sales representative dito sa Bourbon Electronica.